Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsyas. Atin namang aalamin ang nasabing pinakamalakas na nakalaban ni Meow Meow sa kababaihan. Walang iba kung hindi si Grandmaster Alexandra Kostinyuk. So far sa ngayon, no, wala pang mas malakas na nakalaban si Meow Meow na babae maliban kay Grandmaster Alexandra Kostinyuk, ang 2008 to 2010 World Women's Champion. Malupay siyang taga-Russia na yan. Naglaban sila dito sa round number 3 ng Blitz. Nakatatapos lang. Tingnan na kagad natin. Nag-E4 si Alexandra. Nag-C5 si Meow Meow. Aggressive Sicilian. At tinirahan ng isa sa mga anti-Sicilian na alapin. Knight F6 variation ang pinili. Dito kasi ang popular din yung D5. Pero Knight F6 ang pinili. May atake kagad sa E4. Advanced talaga yan. E5. Knight D5. Knight F3 develop. Knight C6. At binira kagad ng atake Bishop C4. Inatrasan lang, may counter attack sa Bishop. Umatras, atake Bishop C2 at nag Queen C7. Gigil kagad si Meow Meow na kalmutin ang E5 pawn. Pero mayroong dubious symbol mga kamatsyas. Dapat daw ang tira D5. Ayon kay Stockfish, yan ang mas matimbang sa kanya na tira. Pero dito nag Queen C7. Kinaslingan lang ni Alexandra, malakas ang veteranong tirada na yan. Sacrifice ang pawn, kinagat talaga ni Meow Meow. Knight takes, queen takes at nag A4 muna. Baliktad mga kamatsyas, si Kostinyuk ang nagsacrifice sa bata. A4 para i-A5, atakihin ng knight, tinakbuhan kagad ni Meow Meow, knight D5 at nawala na kagad sa talaan ng aklat dahil sa madalas sa pagkakataon, D5 ang ginagawa dito sa bookline. Pangalawa, yung E6. Pangatlo, yung balik lang, Queen C7. At dito, bagong usok na bagong luto. Tingnan natin, nag-rook E1, atake sa Queen. Bumalik, Queen C7. At nag-Knight A3, na memressure kagad si Alexandra. Pupunta sa B5. At dito, nag-Knight F4. Hinatulan na, hindi na nakatiis si Stockfish. Palaging Knight ang ginagalaw mo. Nagalit na si Stockfish mga kamatsyas kasi nga naman tulog pa ang mga pyesa pero init na imaneho ang yokabab na yan. Pinatakbo ulit knight F4, bad move daw, dapat daw ang tira E6, bigyan ng daan ng development ng bishop, bishop E7, then castle, pero mainit si Meow Meow, nag knight F4, queen F3, hinatulan din. Isa ka pa. Isa pa. Okay, dapat daw ang tira D4 naman para mabuksan na ng mabilis ang diagonal, control the center. Yan po talaga ang usapan sa opening, ang pabilisan ng developments. Na dito, ang continuation and pasan, tapos knight B5. Ayun, may bira ng threat sa queen sa C7, magku-queen B8, and bishop takes F4, queen takes F4, at queen takes D3, decisive positional advantage for white dahil sa napakaraming pyesa na ang nakaredy, samantalang sa black, queen pa lang ang nakalabas, tulog lahat ang mga pyesa. Nako, delikading pagkaganyan mga kamatsyasa, develop ang importante. Okay, pero ginawa ni Kostinyuk, nag queen F3 at nag D5. Ano ba talaga, Meow Meow? Galit na si Stockfish. Blunderations ang binigay. Dapat daw ang tira knight D3. Okay, bakit? Pag kinapture, C takes D3, queen takes D3, and E6. Ah, ganun na lang. Total, pantay lang naman ng mga pawns eh, diba? Ibalik na lang daw din, simpleng develop bishop E7 and castle. Pero iba talaga, diskarte ng batang ito. Nag D5 dito, blunderations. At nag D4, ayun, nagkaroon ng timing. Knight D3 pumasok. Kinapture lang, capture. Queen takes D5. Mukhang okay naman pero bad move, no? Ang tira, bishop F4. Ah, yan pala mas mabilis. Oo nga, no? Pag umilag, queen C6, knight B5. Naku, ang bilis nga. May knight C7 na paparating, oh. Tingnan nyo ang epekto mga kamatsyas pag delayed ng developments, no? Ang laki ng problema. Ayan o, oh, magna-knight C7 o, oh, aroy. Okay. Pero dito, inuna ni Kostinyuk, queen takes, nag E6, knight B5 atake, queen B8, another bad move by Meow Meow. Dapat daw tira queen D8. Wala na, parang mahilo-hilo si Meow Meow dito ah. No?
Queen d8 lang daw, tapos queen c4, bishop d6, then bishop g5. Ang gulo pala ng line. Ito kasing bishop d6, kaya dyan nilagay. Kasi pag bishop e7, may knight c7 check kagad eh. Kaya, puwersado, bishop d6, yun nga lang, may bishop g5, na kapag nag f6, may rook takes e6. Baliktad ang senaryo. Si Miao Miao ang mabubugbog, no? Capture, capture. Bishop e7 harang. Bishop f4. And may knight c7. May knight d6 na paparating. Na dito, kapag nag-king f8, may knight d6. Threatening Matyas. Obligadong capturing na. Pero mabibigay ang queen. Talo na rin. Woo! Grabe, umuusok ang laban nila. Balik, balik! Pero, nag-queen b8 dito. At ang ginawa, nag-queen f3. Talagang hindi matumbukan ni Kostinyuk ang talagang malinis na tirada. Queen c4 para merong kagad sundot ng knight c7. Oo nga, no? May ganyan pala. Paano kung mag-bishop d6? May queen take c8 sacrifice. Capture, capture. Lalabas one piece down. Malinis, may extra bishop pa ang puti. Talo na ulit, no? Ang daming napakalakas palang birada roon. Pero ginawa na queen f3, tingnan natin, bishop d6, kinapture na, capture, and queen takes d3, nakakasling pa si Miao Miao. Nakahinga-hinga pa. Queen e4, para hindi makadevelop ang bishop at mamroblema sa b7, nag-bishop d7. Kumbaga sa isip ni Miao Miao, wala na, din ako makakadevelop talaga kung hindi ko ibibigay sa iyo yan, ate. O, nag-bishop d7 na, at nag-bishop f4 muna, ba? Nilagyan muna ng pasakalye, pero kung computer ang patitirahin, tatagpasin na talaga yan. Pag nag-bishop c6, then queen a6. O, wala naman eh. Sabay uwi, pakabait, wala. Wala pong sapat na atake or compensation ang black dito. Okay, ayaw pa, no? Nag-bishop f4, queen b6, queen c2, and nag-a5, rook e3. Naku, eto na. Pupunta na sa g3 or kaya sa h3. At nag-bishop c6, rook h3, threatening Matyas. Nag-f5, binarangan, binalikan ang pawn sa e6. Nag-rook f6, f3 muna, pinutol muna. Maaring nape-pressure sa paparating na rook g6. Pero dapat daw po ang tira ay queen e2, double attack sa atakihin ng e6. Okay, pero dito, f3, rook g6, rook ae1, bad move ba rin daw? Dapat ang tira b3. Ang lalim naman, b3 lang. Parang mas okay sa akin itong rook ae1. Rook e8, bad move ulit. Dapat daw po bishop to d5 ang ipang depensa. Yan, okay. Pero nag-rook e8, h4, ayan, mag-h5, papaalisin ang tore. Binarhan kagad ni Miao Miao. Bishop g5, pinostihan. Nilagyan muna ng matibay na pangharang dyan. Bishop d5. Rook e5, nako, malakas. Threatening rook takes bishop na. Pero kung accurate po, c4 daw ang mas may malakas. Pag nag-bishop c6, then rook d1. Pero parang hindi ko type talaga ang tirada ng computer, no? Parang ang hirap i-handle. O, ganun lang. O, ginawa dito, rook e5, bishop b3 atake, queen f2, bishop takes a4, at dito nag-d5. Ayan, nag-d5 dahil kitang-kita may pressure sa e6. Ha? Ano pa ba? Nag-bishop b3 si Miao Miao. Miao! Siya ba ang nangalmot o siya ang nakalmot? Ano ang huling bitaw ni former world women's champion Alexandra Kostinyuk at napasuko si Miao Miao? Sige po, bigyan ko kayo ng ilang sandali at itutuloy kagad natin. Start! Oh, nakita na? Madali lang, no? Maraming salamat. Congratulations sa mga nakakita. Meow, meow, wow, 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 wow. May queen takes b6. Aroy, nakuha ng libre ang queen. Iyak. Ano kaya reaction ni Miao Miao dito? Napambira, no? Walang kumukuha ng video dun eh. In the future, mga kamatya, sana magkaroon tayo ng cameraman na ipapadala talaga sa mga ganyang world events, no? Pag nakita ko si Miao Miao, tututukan ko talaga yon. Wala akong pakialam sa top board, bahala kayo dyan. Tututukan ko talaga, no? Grabe siya, so na-queenless si Miao Miao, hindi nakita. Blitz naman kasi to, 9 seconds na lang siya.
Dapat ang tira daw, capture na. Capture, capture, and bishop d7, uwian lang. Pero decisive advantage na rin ng puti. Pero syempre, kahit pa paano, opposite colored bishop, mahirap pa rin to. Kasi continuation nga ng computer, b3 lang yun. Ibig sabihin, may mga kunat-kunat pa, di ba? Oh, eh. Matagal-tagal pa sana, kaso hindi nakita ni Meow Meow eh. Oh, sumugod na naman ang bishop b3, yun. Meow! Siya tuloy kinalmot. Okay po, so at least naka-experience si Meow Meow sa kababaihan ng malakas na player na si Kostenyuk. So far, yan pa lang ang pinakamalakas niyang nakalaban sa women's division. Oh, wait natin kung makakaharap niya sila Hu Yifan, sino pa ba yung mga malalakas? Sila Muzichuk sisters, 'di ba? Yun ang mga malalakas eh. Sino pa ba malalakas sa ano, Chinese din, 'di ba? Si Juwen Jun, yung world women champion. Ayan, so abangan natin. Pupunta rin naman si Miao Yi dyan eh. Basta magtuloy-tuloy lang. Ako'y naniniwala, maaabot niya yung level na yon. So dito, medyo kahit pa paano, nakikiramdam pa siya. O, diba? Salamat po. Sana natuto kayo. Naglalambing. Pa-like and share ang video na ito. Pa-follow ang ating Facebook page, Kamatchas. Pa-subscribe ang ating English channel sa YouTube, IM Space Rod Twinks. At mag-join na rin kayo sa ating official website, kamatchas.com. Salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.